What's up, mga kalikot? Ayan, ginawa ko itong video na to para mawarningan yung iba na hindi lahat na pinagbabawal na technique ay maganda. Alam niyo yung in-upload ko na nagpalit ako ng battery? Yan, malamang siguro yun ang naging problema talaga. Kaya hindi niya ma-detect yung kanyang battery. Salamat sa nag-comment. Ito yung comment niya, si Jason Magbanwa. Ito ang sabi niya. Napaka-informative tong comment niya. Share ko lang, idol, regarding sa laptop battery. Sensitive kasi ang battery management ng laptop. May chips yan. Yun, parang pagkain to eh. Okay, tuloy natin. May chip yan. Mga yan, na naka-memory. Pag na-disconnect sa power battery, namamatay na din at di na nagkakaroon ng output. Kahit buang mga battery na pinalit mo. Ay, ganun siguro yung nangyari, Brad, kasi totally kasi dead yung dalawang battery niya na naka-series. Ayan. Kahit siguro palitan natin or anong gawin natin, talagang hindi siya magkakaroon ng output kasi ngayon nangyari sa kanya. Buti siguro kung meron siyang naiwang konti. Malamang. Ayan, di na ma-detect ng laptop kaya dapat pag nagpalit ng baterya, nakakabit pa din ang board para di ma-erase ang memory niya. Malamang burado na yung kanyang memory kasi nga ay nag-shutdown na yung dalawang battery niya. Yun ang gawan mo ng paraan, parang series ba? Battery kailangan kasi di mawala ng connection sa battery or power board. Ang nangyari kasi dun, guys, yung dati niyang, di ba may pinalit ako na ano, yung pinagkunan ko ng battery. Yun kasi ay buo. Ibig sabihin, meron pa siyang output. Ang problema, yung pinaglagyan ko ay sira din yung kanyang board. Wala siyang output. Dahil nga, yung kanyang battery ay patay na. And malamang isinabi mo, ganun ang nangyari sa kanya. Dahil wala siyang output, nagpalit ako na yung galing dun sa isa. Yun na pinalit ko. Ang problema kasi, magkaiba sila ng pin. Mas kokonti ang pin nung isa na pinalit ko. Ang ginawa ko na lang, ginamitan ko na ang pinagbabawal na technique. Ayun, nagkaroon siya ng output. Hindi niya ma-detect or hindi niya kayang kargahan. Pero, much later. Detect niya pala, kaya lang hindi niya nakakargahan. At yun ang problema ng may-ari ngayon. Siguro magiging solution magpalit ng bagong battery. Ganun na lang. Kasi ganito, guys, kung just in case kasi na i-disregard natin kasi yung ganito ay highly explosive sila. Sumasabog. Yung mga laptop kasi kung minsan, kahiga natin, natutulugan natin sa higaan natin, nasa bag natin, yung iba nakayakap para hindi manakaw. Just in case na nagka-trouble yung battery na dini-DIY natin, delikado yung mga may dala or kahiga nila. Kaya hindi ko sinasuggest, guys, na gawin nyo yung ginawa ko. Hindi siya safe. Hindi lahat na pinagbabawal na technique ay maganda ang resulta. Ayan. Dahil nga sa pinagbabawal na technique, parang remedy lang yung ginawa. Ayan. Malamang na hindi siya tatagal or makakaperwisyo in the future. Kaya wag na wag ninyong gagawin. Yan, dahil nga tatak nating mga Pilipino yan. Yan ganyan na style. Kaya nga, nabanggit ko rin sa isang video ko na about sa kuryente power generation. Alam nyo yung tinatawag na nuclear power generation. Kaya hindi pwede sa Pilipinas yan. Kasi ang Pilipino, mahilig sa pinagbabawal na technique. Pag ginawa natin yung pinagbabawal na technique yan, malamang malaki ang perwisyo niyan. Kaya siguro, mas maganda talaga na hindi ipatayo yung ganyang facility sa Pilipinas. Okay, nalayo na naman tayo. Okay, eto, guys, panoorin nyo ito. Flashback. Okay, guys, itry natin ulit na i-charge kasi nung kahapon, naubos yung kanyang laman. Okay, subukan natin. One eternity later. Oops. Okay, guys, eto siya. Sa init ng battery, guys, halos nagbitak yung kanyang cover. Pero mainit pa siya. Pinutol-putol ko na yung kanyang wiring. Ayan, para hindi na magtuloy-tuloy. Talagang sira siguro tong BMS niya. Isa lang naman yung halos mabitak. Yan siya dito sumingaw. Kaya hindi siya safe, guys, na i-rekta. Lalo kung battery ang pinag-uusapan. Hindi pala siya safe.
Ya, kaya ingat-ingat guys. Kailangan buhay yung kanyang BMS. Ginamit ko kasi nung kahapon, kaya lang nalobat siya. Trinay kong i-charge. Okay. End of flashback. Ayan, dahil nga sa pinagbabawal na technique ay ganyan ang naging resulta. Kaya hindi ko sinasuggest na yung mga pinagbabawal na technique yan ay gagayahin. Delikado yan guys. Sabagay, danas ko na yun sa isang trabaho ko noon, yung mga circuit breaker. Dahil nga, alam nyo na, sa ating gobyerno kung minsan ay napakabilis ng response. Pag nag-order ka, ayan, ilang buwan bago darating, pero dahil nga sa kailangan nilang kuryente, mapipilitan ka ngayon na gamitan ng pinagbabawal na technique. Sa pinagbabawal na technique na yan, muntik na sunog yung mga bagay na hindi naman kailangan masunog. Ayan. Kaya hindi maganda pinagbabawal na technique kung minsan. Huwag maging madalas gawin yan, huwag maging ugali ang pinagbabawal na technique. Kung meron kayo ipapalit, mas maganda na lang kaysa yung ganyan. Ayan, maraming salamat nga pala sa inyong mga comment. Flashback. Ayan, napapansin niyo po kung minsan malaki yung eyebag ko. Nagigising po ako ng madaling araw, binabasa ko po yung mga comment ninyo. Normal na po yung eyebag na yan. Ganyan na po talaga. Tanggapin ko na lang na ganyan talaga. End of flashback. Ayan, mga idea na binibigay ninyo. Salamat sa mga response ninyo sa mga video ko. Ayan, salamat. Inabot na naman tayo ng pansamantala pamamaalam. Next.